Update naman sa Bulkang Taal. Umabot na sa higit 9 million pesos ang halaga ng pinsala sa supply ng tilapia at bangus sa Batangas dahilan pa rin sa nararanasang fish kill sa Taal Lake. Hanggang ngayon naman, nasa 5,000 pamilya ang nanunuluyan sa evacuation center. Si Ryan Lisiges patuloy pong nakatutok dyan, maghahatid ng balita live. Rise and shine, Ryan! Alam mo, Gani, nakahanda nga ang ilang lokal na pamahalaan dito sa probinsya ng Batangas, partikular na ang bayan ng Agoncillo, na magsagawa ng mass antigen testing sa mga evacuation center kung kinakailangan. Ayon naman sa DOH Calabarzon, Gani, nasa 5,000 antigen kit yung kanilang inihanda para dito. Umakyat na sa 28 ng mga evacuation centers ang nagagamit mula sa iba't ibang bahagi ng Batangas kasunod ng patuloy na abnormal na aktibidad ng Bulkang Taal. Nasa 1,344 naman ng mga pamilya ang lumikas at naninirahan sa mga evacuation center. Katumbas ito, Gani, ng halos 5,000 individual. Halos 4 na ektarya na ng taniman ang naapektuhan dahil sa sulfur dioxide na binubuga ng bulkan. 109,000 kilo naman ng bangus at tilapia ang namatay na dahil sa fish kill. Nagkakahalaga ito, Gani, ng 9.072 million pesos. Ang FIBOX muling nagpaalala na nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Alas 6:47 ng umaga kahapon, nakapagtala ang FIBOX ng isang minor eruption. Nitong nakaraang araw, Gani, nakapaglabas ang Bulkang Taal ng 11,397 metric tons ng sulfur dioxide. Mas mataas yan sa naitala ng FIBOX sa mga nakalipas na araw. Umaabot naman sa 1,500 meters ang taas ng gas plumes. Kahapon binisita ni NDRRM si Executive Director Ricardo Halad ang ilang evacuation center dyan sa Agoncillo, Batangas para makita nga kung nasusunod ba ang minimum health standards. Ayon kay Halad, bahagi iyan ng paghahanda ng gobyerno para sa violent eruption ng bulkan at mga contingency plans para sa posibleng evacuation ng mga residente na sakop sa 5 high-risk barangay. Sa pagtaya ni Halad, Gani, maaaring umabot sa kalahating milyon ang kinakailangang ilikas kung lumala ang sitwasyon. Gahanda para doon sa worst case scenario. Sa ngayon, 5 barangays ang ating pinapalikas, di ba? Doon sa worst case scenario, with the trigger for implementation ng contingency plan is alert level 4. Alam mo, Gani, ang magandang balita dito, kahit pa dumadami yung mga bakwit mula sa kani-kanilang mga bahay, dahil nga doon sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal, wala pa ni isa sa mga evacuee yung nagpupositibo sa COVID-19. At dahil na rin yan, Gani, sa mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standards sa mga evacuation center. Update naman sa Taal Volcano, Gani, makikita mo dito sa aking likuran na patuloy na nagbubuga ng makapal na puting usok ang Bulkang Taal. Gani? Yeah. Ryan, worst case scenario ang pinag-ahandaan ngayon ng NDRRMC. Ano ang pattern o paraan ng paglilikas nila? Kasi yung talisay talagang nasa pababa na bahagi yan ng Tagaytay. Sila ba ay patungo ng Tanawan, Batangas o patungong Laurel, Batangas kung sila ililikas kapag medyo talagang nag-escalate yung sitwasyon ng Bulkang Taal? Actually, Gani, ang nasabi kahapon sa atin ni Yusek Halad, outside Batangas province na dadalhin itong mga residente dito kung lumala nga itong sitwasyon o itaas sa alert level 4 itong sitwasyon ng Bulkang Taal. Ilan sa nabanggit na mga lugar, Gani, ay dyan sa Quezon province, Laguna at Cavite. Tiniyak nga nila nga, na ngayon pa lang nakalatag na, partikular na yung mga sasakyan na gagamitin at syempre yung family food packs dahil marami-rami yung pinag-uusapan, Gani. Kung sa ngayon kasi nasa 5,000 lamang itong mga evacuee, kung sakasakaling lumala ang sitwasyon, posibleng umakyat sa kalahating milyon yung kinakailangan na palikasin dahil sa magiging epekto nga nitong si Bagyong Bulkang Taal, Gani. Yeah, one follow-up question, Ryan. May mga lumabas sa social media na may mga hinuli na mga inaresto na mga kababayan tayo o mga mangisda na napunta o nagpumasok sa restricted area. Anong balita mo? May update ka ba doon sa mga inaresto? Kinasuhan ba sila ng Coast Guard?
Actually, Gani, yun yung isa sa mga nilinaw din kahapon. Yung ilan kasi, Gani, di maiwasan no, na talagang magpumilit, pumuslit na magtungo doon sa bahagi ng Taal Lake para nga manguhan ng kanilang kabuhayan. At yung iba dyan kasi, Gani, hinahabol talaga nila na ma-harvest yung kanilang mga isda bago maapektuhan ang nagpapatuloy na fish kill. Ang paliwanag dito ng Philippine Coast Guard at ng Office of the Civil Defense, kung ikaw ay mahuli, hindi ka muna agad sasampahan ng kaso. Actually, yung first offense, pagsasabihan, at yung second offense dyan, Gani, ay posibleng revocation ng permit. At yun nga, hindi ka na makakapaglagay ng fish cage dito sa Taal Lake. Gani. Pero ngayon, ang magandang balita dyan, napirmahan na yung isang resolusyon. At bibigyan na nga sila ng window hour mula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para magkaroon ng emergency harvest ng kanilang mga isda. Gani. Maraming salamat, Ryan Lisiges, sa pagtutok pa rin dyan sa Bulkang Taal.